In our previous video, nag-share kami ng ilan sa mga sikat at dinarayong mga restaurant sa Baguio City. Pero malamang mapapansin mo, marami rin sa kanila ang may kamahalan. Pero possible pa rin bang mag-food trip sa Baguio kahit on a budget? Hey there, poor traveler! We are Vince and Josh. Sa video na to, isi-share namin sa inyo ng teammates naming si Pai and si Asta ng Ganito Friend ang ilan lamang sa mga restaurants and food spots sa City of Pines na affordable or at least compared sa mga kilalang establishments na nabanggit na namin dati. Pero before we begin, don't forget to like or follow this page if you're on FB or subscribe to this channel if you're on YouTube and tap the bell icon to get notified when we upload new travel videos. Pagdating sa mga sulit na kainan, isa sa pinaka-reliable sa Baguio ay ang good taste. Reliable sa oras dahil sa long operating hours nito. Dati nga ay 24 hours silang bukas, pero nagbago na yata. Reliable din sa location dahil marami itong branches throughout the city. And reliable din pagdating sa presyo, dahil talaga namang abot-kaya ang mga ihinahain dito. Sobrang laki rin ng serving ng bawat order nila. Kaya naman, hindi katakatakang paborito ito mag-ging ng mga locals lalo na ng mga groups like families and barkada. Every time nasa Baguio ako, hindi ko pinapalagpas kumain dito. Lagi kong order ang kanilang buttered chicken na 215 pesos yung good for 4 and 425 yung good for 8. Breaded fried chicken ito na coated with red butter-based sauce na manamis-namis pero walang anghang. And laging perfect ang pagkaluto nito. Gusto ko rin ino-order dito ang kanilang pansit na iba-ibang klase pero I'm a Mickey Bihon type of guy kaya yan yung choice ko every time. Hitik na hitik ito sa mga sangkap like pork, pork liver, cabbage, onions, and carrots. It's well-seasoned and kinukomplement ng crunch ng gulay ang soft noodles. Good for 4 daw ang bawat order pero honestly, kaya pa naman na mas marami lalo na kung side dish mo lang naman yan. Favorite ko rin ang kanilang shrimp and pork siomay na kahit 55 pesos lang ang 4 na piraso, meron itong totoong hipon. Best with yung toyo mansi sauce na kasamang sinaserve. Yung last punta ko, birthday ko, so nag-order naman ako ng pata team para maiba. Grabe ang laki! 8 persons yata kami noon pero nabusog kaming lahat. So far, lahat ng mga binanggit ko ay for group sharing pero mayroon din namang mga combo meals na nasa 130 to 150 pesos ang isang order. Marami sa mga restaurant sa Baguio ngayon ay may modern or foreign twist, pero dito sa Farmer's Daughter, it's all about Cordilleran cuisine. Kung gusto mong matikman ang mga traditional dishes ng Cordillera and ng kalapit na Ilocos Region, dito ka dapat mag-food trip. Bago ka pumasok sa traditional hut nila, need mo munang umorder. Limited lang kasi ang table sa loob and para habang naghihintay ka ay nape-prepare na nila yung food. According sa menu, good for 2 ang bawat a la carte na order pero sa tingin ko naman kaya hanggang 3 lalo na kung di ka naman malakas kumain. Ang pinaka best seller dito ay kinuday or smoked meat na pwedeng baboy, baka or manok. Traditionally ay baboy daw ito so yun yung in-order namin. Common ito sa mga households dito sa Benguet and Karatig na probinsya. Usually inaasinan ang karne at pagkatapos ay pinapausukan. Mahilig ako sa mga smoked dishes kaya patok sa akin to. Dahil stir-fried, medyo greasy, pero lasang-lasa naman yung smokiness na isa sa mga pinakagusto kong flavor pagdating sa karne. Isa pang masarap sa menu nila ang pinuneg na Ibaloy Blood Sausage. Yes, sausage na gawa sa pork meat, pork fat, and pig's blood na ni-stuff sa casing na gawa sa intestines ng baboy. Tapos, sinutay ito with leeks and onions and served with lettuce, cucumber, and tomatoes. Think of it as sausage version ng tinuguan. Yung nakuha namin, well-cooked and well-seasoned and walang unsavory na amoy, di tulad ng ibang dinuguan. Hindi ko alam kung normally ba ay may condiments itong kasama or wala, but my palate was craving some sort of acid. Pero ako lang tuwa bilang mahilig talaga ako sa may asim. Gusto ko nga sanang humingi ng suka, kaso na-realize ko, paubos na pala namin. Mayroon din silang pinikpikan which is a traditional chicken soup dish, para siyang mas malasang tinola. May kasama rin itong etag or salted meat. And umorder din kami ng dinakdakan na isa sa paborito kong dishes dito sa norte.
Sa di nakakaalam, ang dinakdakan ay grilled or charred na tenga, dila, and snout ng baboy dressed in pig's brain. And for dessert, best seller daw nila ang ube cake, kaya yun yung in-order namin. It's served in a plastic tub, pero isa ito sa pinakamasarap na ube cakes na natikman ko. Tamang-tama lang ang tamis nito, enough para mangibabaw ang distinct na lasa ng ube. Hindi rin ito nakakaumay, kaya naubos namin in no time. Overall, isa ang Farmer's Daughter sa pinakamaire-recommend ko na kainan sa Baguio. Hindi lang dahil it showcases Cordilleran cuisine, which is a plus, but also because masarap naman talaga. So kung bibisita ka rin lang naman sa Igorot Stone Kingdom or sa Tamawan Village, dito na kayo mag-lunch! Siguro nagtataka kayo bakit kasama ito sa listahan. Samantalang una, mayroon naman ito sa Maynila, and pangalawa, may mga dishes sila na medyo mahal. Pero, let me explain. Di naman sikreto na laki akong probinsya. Pero noong first time kong mag-mall sa Maynila noong bata pa ako, dinala ako ng ate ko sa food court at ang binilhan namin na stall ay walang iba kundi, you guessed it, sizzling plate. Since then, ewan ko ba, kahit maninipis ang steak nila, it has a special place in my heart. And dito sa Baguio City, nagsimula ang sizzling plate. It was established noong 1978, offering affordable steaks to tourists and residents alike. Marami silang branches across the city, pero pinaka-prominent siguro ang store nila sa Session Road. Pero, dito ako madalas napapakain sa SM Baguio. Although mayroong item sa menu nila na medyo mahal, marami pa rin namang dishes na budget-friendly. Noong isang family trip namin, malaki kaming group and we ordered their group meals. Sa 999 pesos, mayroon na itong dalawang pork chops or chicken steaks, 10 sticks ng pork barbecue, 2 plates ng sisig, and 5 cups of Java rice. Sulit na rin. Baguio City is 4 to 6 hours away from Manila depende sa traffic conditions and sa ruta na ititake mo or ng bus na sasakyan mo. Mas mabilis na ito kumpara dati, pero if you're looking for an affordable gadget to keep you entertained kapag nasa biyahe, consider Nokia T20. Our sponsor for this episode. The Nokia T20 tablet has a big 10.4-inch crystal clear 2K screen paired with 8,200 mAh battery na great for movie marathon in stunning detail, kahit pa nasa kotse or bus ka. And kung hindi mo talaga kayang iwan ang trabaho at home, it's also ideal para sa mga presentations mo and pang matagalang conference calls even when you're on the go, thanks to its 2 built-in microphones. May fast charging din ito. And it also comes with 2 years of OS upgrades and 3 years of monthly security update, kaya kampante ka for years to come. And higit sa lahat, swak na swak ito sa budget mo. For more information, check out nokia.com or inquire at a gadget store near you. Ilalagay din namin ang link sa top comment. Okay, mabalik na tayo sa kainan. Pagpasok mo pa lang, bubulagain ka ng kanilang turo-turo setup sa harap. Most dishes dito ay less than 100 pesos lang for single order. Yung mga sizzling options naman, nasa 130 pesos per plate. Pero kung group kayo and gusto nyo ng for sharing, or mas gusto nyo ng bagong luto talaga, meron din naman silang separate menu for that. Most of the dishes here are Chinese, tulad ng kanilang bestseller na Mapo Tofu, isang spicy dish na popular sa Sichuan province ng China na kilala sa kanilang maanghang na cuisine. Gawa sa silken tofu and ground pork na may iba't ibang klaseng sili, kaya ang hang talaga ang nangingibabaw. Gumagamit din ito ng isang particular spice na kapag makagat mo, ay idodominate niya talaga yung palate mo. Hindi ako sure, pero I think Sichuan peppercorns yun. Si Asta, feeling extra carnivorous, so umorder ng pork ribs, served on a bed of broccoli. The meat was so tender and nanunuot talaga yung sarsa nito na medyo fragrant. Similar sa sauce ng patatim. 420 pesos ito, pero tingnan nyo naman, sobrang laki rin ng serving. For carbs naman, umorder kami ng fried noodles na may shrimps, ham, veggies, mushrooms, and eggs. May mga tinda rin silang bread, pero hindi namin na-try.
Open 24 hours ang 456 restaurant, so pwede nyo itong puntahan kahit sa wee hours of the night. Kung gusto nyo naman ng maraming options, isa pang abot-kayang food spot na pwede mong i-consider ay ang Ililikha Artists Village. Located along Assumption Road, itinayo ito noong 2014 ng national artist na si Kidlat Tahimik. Transform niya ang isang vacant lot into this three-house themed the food park para na rin maipakita ang kahalagahan ng pag-preserve ng nature and culture through arts and food. Think of it as a very creative food court na may iba-ibang homegrown food kiosks. Pre-pandemic pa nung huling beses ako nakakain dito, and at the time, pinakasikat dito yung Balbacwa na kilala sa tatlong B's, Belichon, Breakfast, and Balbacwa. Isang type of stew na common sa ilang bahagi ng Visayas and Mindanao na gawa sa beef, especially yung mga collagen-rich na parts ng baka. 75 pesos lang ang bawat order nito, and 165 naman ang bawat order ng Belichon with rice and soup. Sa mga breakfast items naman nila, in-order namin yung kanilang garlic tofu na 75 pesos lang din noon, and ito yung pinaka nasarapan talaga kami. Although hindi na namin alam kung magkano na yung mga ito ngayon. Bumalik kami noong March dito sa Ililikha pero sarado ito noon. Hindi ko alam kung pangit lang yung timing namin or kung bukas na ito ulit ngayon, and kung oo, baka nagbago na rin nga yung mga presyo. Pero isama ko na lang dito sa listahan just in case bukas na nga sila ulit. Isa pang pinagmamalaki sa akin ng mga kaibigan kong taga Baguio na budget-friendly na kainan ay ang Tea House Restaurant and Bake Shop. Ito raw ang isa sa mga go-to places nila pagdating sa celebrations, parang siguro Amber sa Maynila ganern. Kahit na Tea House yung pangalan nito, kilala sila sa kanilang mga bilaon ng pansit and spaghetti and party trays ng iba-ibang ulam, mapa-chicken man yan, beef, pork, or seafood. Meron ding mga kakanin like puto. Pero, pinakasikat sila sa kanilang cakes. Isang tingin mo lang sa cake menu nila, malulula ka sa dami ng pagpipilian. Sabi nga ng mga Baguio friends ko, naging staple na kapag may okasyon ang streamline cakes nila. Pero kung hindi mo naman kailangan ng buong cake and gusto mo lang tumikim, may mga small sizes naman ang kanilang mga premium and classic cakes. Yun nga lang, when we visited, takeout lang ang ina-accept nila. So ano pa nga ba, napa-takeout ako bigla. Natipuhan ko itong Chona's Delight na basically chocolate cake in a tub, and sa kanilang Yema Ube Cheese Delight na pinilikan ko talaga and nagbaon pa ako ng cake papuntang atok. This time naman, yung Gale Strawberry Shortcake and Yema Cheese ang binitbit namin and walang nag-disappoint. Nasa matamis side sila pero hindi naman nakakaumay. Okay! Una kong nalaman ang tungkol dito nang mag-viral ito sa TikTok. And gusto sana naming puntahan when we were in Baguio pero naubusan talaga kami ng time. So yung taga-Baguio naming teammate na si Migs ang nagpunta. Ayon sa kanya, it's pretty much like your ordinary eatery na maraming nakadisplay ng mga ulam. Pero pinaka-popular talaga yung kanilang crispy on the outside and tender inside na fried chicken na 70 pesos lang or 80 pesos kung may rice. Located sa Military Cut-Off, simple lang ang humble restaurant na ito. Maliit lang and very unassuming, kaya madaling malagpasan. Pero talagang pinipilahan ito, mostly ng mga drivers and yung mga nagtatrabaho sa mga kalapit na ospital. Nang tanongin namin yung teammate namin kung anong lasa, ang sabi niya ay, well, masarap, parang KFC pero without the 11 spices. Mas lalo tuloy akong natakam. So sisiguraduhin namin makakadaan kami dito next time na mapadpad kami sa Baguio. Siyempre, hindi kompleto ang any TPT food trip without digging into the street fair. Dito sa Baguio, sandamakmak ang street food. Unang-una na dyan ang strawberry and ube taho na binibenta sa most tourist spots in the city. Mas gusto ko yung ube taho dahil match na match ang earthy flavor ng ube sa sweetness ng syrup. Huwag na huwag niyong palalampasing tikman ang strawberry ice cream na mas malasa talaga and may real strawberry bits. Makikita niyo ito sa mga parks like Burnham Park and Wright Park. Pero kung makakapunta kayo sa La Trinidad, yung katabing bayan, gawin niyo kasi mas masarap pa rin yung doon.
Kung part ng itinerary ninyo ang Baguio Night Market, well, bukod sa mga ukay-ukay and brand new na mga gamit and damit, meron ding isang section na dedicated sa pagkain. Mas mahal lang nga ito kumpara sa normal na street food sa tabi-tabi, pero okay pa rin naman mag-food trip dito. May international delights like Korean and Japanese, pero mas marami ang Pinoy favorites like ihaw-ihaw, kwek-kwek, and binatog. May mga ulam din like dinakdakan and sisig. Yun na! Sa susunod na video namin, iisa-isahin naman namin ang mga kinainan namin sa La Union. Naku po, huwag mong imimiss yon, kaya subscribe na to this channel and tap the bell icon kung sa YouTube ka nanonood, and kung sa Facebook naman, i-follow nyo na rin itong page namin. If you need more information about traveling around Baguio, meron kaming comprehensive travel guides with sample itineraries on our website www.theportraveler.net or check out the links in the description. Kung meron kayong tanong, alam nyo na, comment nyo lang below. You can also follow or message us on Instagram, Twitter, and TikTok. Just look for @thepoortraveler, single L. Kung may Spotify account or Apple Podcasts app ka, follow and tune in na rin to The Poor Traveler Podcast. That's all for now. Remember, plan smart, travel safe, and make every food trip worth it.